Sa likod eh. Saksak pa sa likod eh. Smash them. Well, makikita natin yan, paring Shinbu, dahil nagsalita na ang ating announcer. It is Drix on the Esmeralda. Alright. Interesting pala yung lineup ng BSB kasi it's an Esmeralda hyper carry. Okay. Hindi, Esmeralda support. Ay, hindi, Esmeralda core. Sorry. Esmeralda core, and it will be core. It will be dance around by the Triclops tapos PNK. Wow. Tapos they will have a side lane Masha, a well farmed ano, side lane Hilda, a well farmed Hilda. Oo, kanina sinasabi natin Lancelot or Roger pick, pero hindi pala. Yeah. Flinex ng BSB. Yung Esmeralda na we thought na side lane to. So interesting kasi naggalituan eh, nagkasaykuan. Oo. But I the problem here for me is that parang mas mabilis pa rin yung Lingka sa Esmeralda kapag ano eh, kapag tempo ng hyper carry eh. Kasi yung Esmeralda play, ano, medyo patient game ngayon eh. Hindi siya kagaya ng Ling na enter out. Just farm in, be like contribute in the front line, no? Kung Esmeralda ka, yun yung naging mismong bakbaka dito. Actually, agawan lang talaga ng buff, mostly happening on the Little Wanderer na kanina pa. As they actually, they also try to scout each other. Kapag sumusubok sila, lumipat ng mga lanes. Yeah. Pumatarget na ngayon ng Aura PH dito sa top lane. Gusto nila yung nakuha ni JP na buffs dito. But I think they nakita nila yung rotation dito coming in from DSB. Ayun na nga, naspatan na ni KLBJ. He knows. Meanwhile, magki-clear yung Aura sa mid lane, ha? So, lamang yung wave nila sa mid. Pwede silang sumubok ulit. Mag-top lane. There you go. Medyo mabagal lang yung ibang tropa. Pero ayun na. Nag-overextend na si Ana. Let's see. Papasok na flash dito. Sila boss badge. Pero here we go. We got the first boss down. Mga kaibigan, silipin natin kung hopefully. Ako bilang basic. Parang bibilangin mo yun po. Parang bibilangin yun eh. Kasi last time eh, no? Oo nga. Pero ayun yung star power lockdown na mauli si paring JP. But unfortunately for BSB, kulang. Si Wilson ang ano, nag-switch siya mid. Yeah, Nag-switch ha? Oo. And he participated quite quick. Basic dito. Nagparamdam lang muna si Green Observer niya kung paano gagalaw si Wilson. Depende naman ang players natin, hindi rin sila basta-basta nagpapatinag kung may face check, no? Tinitingnan muna nila anong gagawin na action. Usually kasi kapag sa mga face sa mga gulatan na eh. Ano ka na agad eh. Uy. Kapag-adogs ka na agad eh. Pag sa mga pro, teka lang ha. Alam ko nandyan ka. Chillax ka lang. Okay, medyo lamang ang DP dito ha. Meron si Blue. So if they want to take this turtle right now, makukuha pa rin ko eh, JP. Nakuha pa rin kaya JP. Sobrang inip talaga na kamay ni JP dito. But first blood is handed on to the face of Raplicia. KLBJ na tumatakbo na, and this might be a nice momentum for BSB. The trade is one for turtle. So I guess that would be on Aura. Pero look at the gold lead here by BSB. Maganda rotation ng BSB dito. Ang dami nilang control, vision from the Popol and Koopa. Like what we've said, masyadong mabilis ang Hilda Cyclops eh. Na support pares, may movement speed pares, kayang makipag-keep up sa chase, and parehas may damage. Drix magpapakita dito kay KLBJ, binibait niya. Meanwhile sa top, naku po, delikado si Ana. Boom huli betchin, mabilis talaga. And ito yung ano, characterization ng composition na may Ling and the hands of JP. That's how they really do it. They initiate with JP. They follow up all in so that there's more space for JP to be aggressive. Round 2 kay JP. Wow. May trade sana yun ng BSB sa may baba, pero dalawa yung nakuha kaagad at nawala. Mm-hmm. Dito sa start ng BSB, kinuha ng Aura. Na-delay yung BSB doon. Could have been sana inunahan na on KLBJ. Ang ganda na ng spot. Umabot pa sa point na nakadalawa yung Aura. And at this rate, mauuna sila sa mid lane. And Aura likes this. Aura wants to punish every mistake that you've made, every delay that you made in the game. And with this, ladies and gentlemen, PSB ngayon, we all thought controlled sila, pero hindi, na-out JP na naman sila dito, pre! Solid ni Grid doon. Binayin nga lang talaga yung ultimate ng ano dito, ng Cyclops, pero ang ganda rin naman syempre ni Drix sumagot. Killing spree, kailangan si Reaper activated against Drix, at hindi mababa yung buhay ni Drix. Pamaalam na yata ibang member dito ng Aura, it would be just on to Grid.
2-on-1 pa din. Good man, man. Ang nangyaring la 2 against none. I mean, pa din. Drix, flanking, and JP. Magiging problem lang nila, last game lagi eh. Alright, mga kaibigan, iraos na natin ang second pause for the game. Let's see how will that, we'll have another one on the first game. Let's see, Kakwan dito, binagsakan na ng maraming espada ni JP here, flame shot. Won't be connecting mula din ngay grid. So parang, nag-online na si JP. Online na si JP, 4-0-1 tol. Sobrang taas na dilema nito. If ito favorite hero ni kahit nakapikit si JP. Kaya nito mag pupusta ako, Shin. Ipapikit mo to, palaruin mo ng Ling, hindi malalaglag sa Ling Ding to. Pagamitin mo flinch boys, lahat ng Ding Ding mag matatapakan niya pa rin. Para na 'no, barangay pesta, lahat ng bahay na daanan, 'no? Lahat ng bahay may paayuda ka. JP goes down, automatic 'yan. Napakabilis talaga. You know one of the characteristic playstyle from JP. Bagsak ka agad talaga ng ano, ulti ng Blade of Tempest. Para talaga yung mobility niya hindi lagi mawawala. Kapani here gets tagged by Kiluwash pero able to walk away. Good stoppage there. Mula naman sa mga member pa rin ng BSB. Counter and Infernace down, Kiluwash was able to make the custom link upon the last hit, pero pack binato ng hole, nakuha din at binulag yung Trevor. And let's see here, kasi JP round 2 unstoppable, baka magka-ult pa yan at isa na all ang mukha ng BSB. Ay, pero mati ganito naman pala. Sabi dito ni kaibigang Ana, nandito lang ako sa madaginit, tapos ayun, sinuksak dito si Kuya Green. Kaya Vinciplado, ay, muntikan pa nga! Muntikan pa, napaka-update talaga ng isang Masha dito. Ladies and gentlemen, 8-5 in 2 are running game. But it's good to realize they're equal pa rin ang gold count natin. Kaya hindi pa rin count out ang BSB. May hulog ang ginagawa dito ng side ng BSB. Pinipilit nila si JP dito for the engagement kasi they have the split type comp and nasa kanila pa rin ang vision control. Kailangan lang nila maging careful. What they need to do is to survive the gank. Pag nasusurvive nila yung mga pasok ni JP, kahit hindi nila mapatay si JP, okay lang. They just need to survive the gank and mas kontrolado pa rin nila yung game. Kasi ano eh, hindi nakaka-burst agad si JP eh. Doon sa ayan oh. Kahit si Drix nagpumuhay oh. Kaso nakakaiba lang na sumulo yung talon doon ni Drix. Hindi makapanggap yung teammates niya. And again, hindi yata inakot kung gano'ng kahapde. And kawiling pumalo si JP. Now they lost their purple buff because of that. Mukhang nagkaroon ng miscom dito on the side of BSB. On kukuha ba dito ng focus fire kung papasok ba or not. Dahil ang chemistry pa din ng Aura PH ang nananaig. Ana still trying his best to deal with KLBJ. That is Wilson. Oh! Godlike. It was not enough kay Kuya Will. Yeah, it's a big catch, yeah. Surviving. Ang hirap, it's starting to feel like despite the gold plateau, no? O pagkalapit naman ng gold ng dalawang teams, actually, nasa 4K na. Ganun lang, textbook ulit na RPG. No novelties, just play to your strengths! Pumasok dito na kapag flicker in si Rafflesia, pero na-burn naman nila Kapwan and even nila Trevor. Yung kani-kanilang mga purification dyan, Rafflesia will be focused alone. We are angry, activated on Kapwan. I have a feeling that if you're up against Aura PH, you really need to respect the Ling. As of now. Kasi Ling is... JP is making plays even without Rafflesia. Hindi niya kailangan yung setup. Shin. Sabi niya, ako magsisetup ako, kikill ako. Ang weird eh, kasi ang playstyle nga ng Aura talaga dito, si JP yung may initiate. Hindi follow up eh, ang daling... Talaga ka na parin? Ayun oh. Internship number one Ling player pa rin ng MPL. Una lang. Ayun, nakabuelo. Drix agad umiikot dito. Pero may ult pa si JP ah. Re-engage mga membro dito ngayon. JP getting jump on. Went for his Blade of Tempest just to walk away. Tapos diretso farm. At the flank. Look at the flank. Grid is here. Naku, mukhang delikado ata. Bitambiyan, Grid. Kailangan lang sagutin si Grid. Grid with Lucian Bellaby. Ana. Oh, bumalik.
Pero ang galing, binaba niya kasi yung umbrella niya after niya mag-roshoot, tapos switch in, ring engage, green, yun niya yung overburn na may kasamang damon nyo. Yung damos ni Hikilungus dito along with a very tanky kill, BJ. Here comes Wilson, si paring Wilson. Wilson! Nahuli naman. Sinabunutan yung Kagura dyan. Wala na rin magagawa sa si BJ. Drix re-engaging, pero that's it. The overall trade 2-for-1 pa rin. At Aura yun. Ang ganda ng idea sana ng BSB nung magtabi-tabi sila. Ang hirap makapasok sa composition nila. But the problem na disrupt sila nung na-bait sila nung fake engage na ginawa ni na JP because of greed and Illuash. Yung flank na ginawa, nag-disrupt, nagkahiwa-wala yung BSB. Counter-engage muli si JP. Bumalik lang. The fake back was real. Yeah. Diba? And now we have the Lord na nakuha actually habang nag-instant replay tayo. We'll be pushing down for the bottom lane. Mga kaibigan, right now, if we are asking for a possible comeback dito para sa BSB, that would be of a very stellar jump mula kay Drix. I think they can take separate fights from here. But they really need to survive the first entry of Aura. Kasi yung unang pasok ng Aura, ano talaga, di nila pwede batiin. Di talaga. Even though they countered Link's capabilities here, JP has this huge mastery sa hero na to. Taas. Kahit limang, kahit siguro limang hero i-counter eh. Hirap pa din. Online pa rin eh. Tapos kinahantay niya lang talaga na makapaglakbay yung Lord sa may pinakababa. Mukhang magkakagera tayo sa may bandang taasan. Yung Kagura, tinalunan at tinaluyan. Pastos, namatay na rin. Got green here getting destroyed by Drix. Pero what is the next story then, Drix? It's gonna be them saying goodbye. Underderm, sunod-sunod na namatay. At buhay na buhay pa rin ang apat na membro dito ng Aura PH with only just the Masha remaining. Mamasyahiin na lang yata yan nila Kiel, nila Kiluwas. Si Kiluwas pa nga ang kinalbot pabalik. It's a shutdown. It doesn't matter because this is gonna be the defeat against BSB or a PH of Victor.